alternate route, mabuhay lanes, ina-open po natin para makabawas ng traffic sa mga major thoroughfare dahil nga gawa ng ramdam na ng Lungsod Quezon yung paglobo ng sasakyan sa mga lansangan dahil bumalik na yung face-to-face classes. Katulad po nito, maghahatid siya ng estudyante. Pero walang helmet yung bata. Kasi nga, kamusta naman yung mga lansangan natin sa Quezon City ngayong talagang officially nagbalik na yung face-to-face classes po? Ramdam na natin yung bigat ng daloy ng traffic. So kaya ngayon nag-clearing tayo yung mabuhay lane, yung alternate route, traverse to papuntang Manila, papuntang San Juan. So yun, kiniklear natin yung mga lugar na yun na dapat walang nakaparada talaga. Tulugan. May pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Go! Purong pagmamahal. What is up guys, Bawbaw here, Purong Pagmamahal, mga puro. Sama natin PFTTM, Officer Cortez, Officer Malyari, Officer Bago. Sama rin natin ang team ng TRD, Officer Esteban. Yan, mga puro, ito na nga yung ginagawa natin dahil as per reports, talagang in-expect natin na lumobo na nga yung bilang ng mga sasakyan sa kalsada dahil nagbi-build up na talaga ng traffic. Ang mga puro dito, lahat ng ayun nga, no parking both sides po tayo. So yung mga nakapark po dito ng mga sasakyan, lalo sa kalsada, makitid po yung daan. Lahat po ay titikitan. Pagkano mawalang driver nakasakay pero walang magpapatikit, ito tow po yung mga sasakyan. Yung 5 minutes na sinasabi nyo, ginagawa lang po yung kung wala yung driver. Kaya kayo minibidual ang tow truck natin. Ngayon, pag umabot kayo ng 5 minutes, wala pang hindi namin kakatakin. Ngayon, sinasabi nyo, sir, wala pang 5 minutes. Wala pa talaga. So, ngayon, titikita na lang namin kayo kasi nakumit mo na yung violation. Sir, meron tayo doon ng parking both side. Mabuhay lang mo ito. Two-way lang mo ito. Paparadaan nyo pa. Lalo tayo nagka-traffic-traffic. Sir, nagpapahala ko ng grocery, sir. Meron muna ako ng traffic. Alright, mga puro. Dito naman, motorsiklo. May violation pa ang nagpapit ng violation. Okay, mga puro, ikot lang natin kayo, no? Sama nga natin si Officer Cortez at ang MMDA Seated 1. Araw natin, mga puro, Thursday, August 25, 2022. So far dito, mukhang isa lang natikipan doon, yung parang nagagawa ng internet. Tapos, itong kotse na to. And then motorsiklo. Tapos mga puro, yun naman mga tricycle. Ang atin naman ng TRT ang bahala po dyan. Hanggang dun sa dulo. Dahil nga based on reports ay ito yung mga alternate route, mabuhay lanes na ina-open natin dahil nga lumolobo na yung yung volume ng sasakyan sa kalsada. Gawa nung nagbalik na nga yung eskwela. Puro meron yata natigitan dito na isang taxi. Alright. Mga puro, masikip po yung daan.
tricycle, dali mo na yun. Emapor, may tricycle pa dito sa kalsada. Dati na dadala na ni Officer Valencia. Dito Emapor, meron ring ano, yung parang mini na minivan. Yung mga gumagawa rin yata ng internet yan. So from here Emapor, wala naman ng naka-illegal parking. Alright, balik na tayo. Ayan Emapor, ano, as much as we can. Cover natin lahat para makita niyo po yung situation dito sa area. Alright Emapor, within the perimeter ng location natin, lahat po ng violation na with regards sa traffic. Kunyari, walang helmet or yan, sa motorsiklo, tapos coding. Kaya uliin din po natin yan. Mga puro lungsod Quezon, bibig sarad sa ating buting mayora, Mayor Joy Belmonte, ito nakikita na po. Vice Mayor Gian Soto. Emapor, may nagko-comment lang sa atin na pag natikitan, kung tatanggalin daw ba yon, kasi kung minsan nakikita nila umaalis na tayo, hindi pa natatanggalin mga sasakyan. Yung team po kasi natin, nauuna po talaga sa location. So anong nangyayari po, may naiiwan po talaga doon na ranger, na officer. Hindi po yun naalis hanggat hindi na i-clear yung area, hindi natatanggal. Katulad po niyan, pagka natikita na po yan, tatanggalin po yung mga sasakyan na yan. Yan mga puro, tatanggalin din po yan. Hindi po pwede na natikitan niya, dyan lang siya. Kailangan po tanggalin po nila yan. Talagang yung obstruction kailangan matanggal. Alright, natikita na, alis na po, clear na yung area dito. Tapos yung motor, na-tiempoan si Bossing, mukhang may dadaling lang, ano? Pasensya na po. At yung taxi naman, paalisin na rin. Alright mga puro, mukhang ito, titigan natin kung natikita na ito. Tinikita na ni Nainain yan. Natikita na ni Nainain yan. Alright, natikita na daw. At tatanggalin na. Pati itong nasa bangketa, natikita na rin daw, tatanggalin na rin. Emapor, may nararadya, walang helmet. Sa mga operations po, minsan meron kayo nakikita na lumalagpas na mga walang helmet. Nararadya po yun, inaharang po yun kung nasan yung team natin nagtatapos sa mga kanto. So nahuhuli pa rin po sila. Alright Emapor, so far, ayan, maluwag na yung area dito. Wala na yung obstruction kanina. And bukod tangi lang naman yung isang sedan na pula. And then dito naman sa side, dito banda palabas.
Good morning mga bossing. PRD. Kapaw. Yan. Dati ko pala sa mobile, boss. Oo, diba? nung tinag ka nga lang ni ano, sa ako nalaman. Si Cortez. Oo. Ni Isaac Cortez. Alam mga puro, dito meron tayo nakuha isa lang na motorsiklo. Wala naman tayo na tow na four wheel, pero meron tayo mga natititan. So importante po kasi yung consistency ng ginagawang trabaho natin ng team, dahil ano po yan, para ipaalam sa mga tao na tuloy-tuloy yung ginagawang pag-clearing, ginagawang trabaho ng lungsod ng Quezon, ng gobyerno. Ay, mga puro, yung mga tindahan na hindi po natin sakop yan. Sakop po ng ano yan, ng depots. Tayo po more on sa sakin lang, traffic. Traffic violations. Traffic concerns. Alright, so far mga puro, maluwag na yung area dito. Officer Valencia nandun. So ano po yan, four wheel, motorcyclo or tricycle, basta sa sakyan, huliin po natin basta may violation. Alright, di pa natin alam kung saan ang ikot ng team mga puro. Di pa natin alam kung saan ang next location. But yes, saludo TRD, mga bossing. Alright, let's go guys. Alright mga puro, dito pa rin tayo sa Benitez Corner S. Diaz. At eto, meron tayong na-apprend na utility vehicle. Utility permit. Sa amin, sir, sa Aquabit. Andyan po sa may Aquabit. Ay, siya yung mas mo. Dapat po, kahit Xerox, nagdadala po tayo. Para verification lang. Kunin mo yung utility, taga-sang ka ba? Yan lang po, sir. Sa may Aquabit. Kasi pag wala kang dalang dokumento, violation pa rin yun. May lisensya ko nga, wala ka naman dalang dokumento. Tawagan mo yung amo mo, padala mo rito yung requirements. Sige. Ha? Para ma-verify namin kung talagang meron. May lisensya ka naman. Pwede ko po itabi mo na. Sige, nakatabi na yan. Tawagan mo. Good morning po, Officer Valencia. Officer Valencia, ano pong ano natin dito? Kaso natin dito? Pinara natin siya dahil walang nakalagay na utility permit. At isa pa, sira na yung pinaka ano niya. Utility service. Kaya binerify ko lang kung talagang meron. Pero may lisensya naman siya. Ayos naman. Yung be-verify ko lang yung utility permit na. So yung documents niya, hindi niya lang dala. So dala. As consideration, pakuha na lang. Yes. Okay, para mag-verify. Consideration na lang na pakukuha ko na lang. Para kung sakaling meron. Alright. Thank you so much, Officer Valencia. Saludo po. So yung mga puro, ito nga, pinara siya dahil nga hindi na mapansin niya yung ano na rin dito. Yung parang, kumbaga, parang body number. At i-check lang natin yung kanyang utility permit. Dahil dito po sa Quezon City, dalawa lang po yung tricycle na pinapayagan. Isang utility tricycle, yung merong utility permit, at isang metoda, yung may prangkisa. Maliban doon, wala na po. Private tricycle, hindi po po pwede dito sa Quezon City. So yung mga puro, hintayin na lang yung kanyang dokumento para ma-check. At considerate naman po yung team natin. Good morning, Officer Cortez. Saludo, bossing. Yung mga puro, dito pa rin tayo sa Benitez Corner Diaz, Maria Diaz yata to. Mayor Diaz, Mayor I.S. Diaz. Yan, tuloy-tuloy pa rin tayo mga puro sa papatpad ng batas. Dahil nga ito yung mga areas. Alternate route, mabuhay lanes, ina-open po natin para makabawas ng traffic sa mga major thoroughfare. Dahil nga gawa ng ramdam na ng Lungsod Quezon yung paglobo ng sasakyan sa mga lansangan, dahil gumalit na yung face-to-face classes. Kasi katulad po nito, maghahatid siya ng estudyante. Pero walang helmet yung bata. So yun mga puro, paalala, pagka po maghahatid po tayo, mas maganda bilan po natin ng helmet yung mga bata para hindi rin po kayo mahuli. At syempre, huwag nyo na po intindihin yung huli o rabala, intindihin po natin yung safety ng ating pamilya. Yun ang pinaka-importante.
Semaphore, titikitan na lang po ito ng riding without wearing proper helmet. Good morning po, Officer Cortez. Saludo po, Bossing. Kamusta naman yung mga dansangan natin sa Quezon City ngayong talagang officially nagbalik na yung face-to-face classes po? Ramdam na natin yung bigat ng daloy ng traffic. So kaya ngayon nag-clearing tayo yung Mabuhay Lane. Yung alternate route, traverse to papuntang Manila, papuntang San Juan. So yun, kiniklear natin yung mga lugar na yun na dapat walang nakaparada talaga. Kasi yun yung mga alternate route para makatulong dun sa mga sasakyan na pupunta ng kanya-kanyang destination. Alright. Thank you so much po, Officer Cortez. Saludo, TFTTM. Mabuhay po kayo, mga bossing. So yung mga puro, no, tulad nga sabi natin na ramdam na ang paglobo ng mga sasakyan sa mga lansangan. So yung traffic kasi iniiwasan natin para na rin sa mga ano, sa mga katulad yan. Nagbalik na nga yung face-to-face classes. Yung mga dapat na papunta sa eskwelaan, hindi sila malate or sa mga opisina. At siyempre, talaga naman kahit walang face-to-face classes, minimaintain natin dapat talaga na yung mga lansangan maayos yung daloy ng trapiko. Alright mga puro, okay, kasama natin TFTTM at TRD, mga team leaders natin, Officer Cortez, Officer Maliari, and Officer Baguio sa TFTTM at sa TRD naman, Officer Esteban. Big shoutout sa ating mga jefe, Sir Dexter Cardenas ng TFTTM at Sir Ben Ibon ng TRD. Alright, big shoutout ulit sa ating Mayor, Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Alright, dito naman mga puro. Good morning, Officer Esteban. Saludo, Bossing TRD. Mabuhay po kayo, mga bossing. Boss, kamusta naman po sitwasyon na dito sa area? With regard sa mga may pasaway ba? Marami ba, boss? Sob na, wala pa naman. Meron tayo isa, yung utility. Wala lang, ano, hindi nag-renew eh. Very good, kumbaga, boss, no? So, subject for impoundment. Tapos yung mga naka-illegal parking na tricycle doon, tinikita natin doon sa bandang likuran. Okay naman, lahat naman may mga ano. May mga per matrix naman dito, yung mga truck. Alright. Thank you so much po, Officer Esteban. Saludo at TRD po, mga boss. God bless po. Boss! Alright, let's go guys. Proceed na tayo sa next occasion natin. Ayun na nga pala, Boss Melvin. Sarat po, bossing ha. Ingat po palagi. God bless po. Ayan. Alright, tuloy-tuloy lang tayo clearing operation, mga puro. Let's go guys, purong pagmamahal. Puro magmamahal, mga puro, gusto nyo ba ng carrot sear katulad na ito? Punta lang kayo dito sa Telesin Philippines, sabi nyo si Ate Erica. Bumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano, bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayong bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Masya lang kayo dito, nagkakatiwalaan natin. Laging accessories, GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher, Telepaw. Yan, so thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa iyo. Wala ka, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala ko. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala ka, walang papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.